Base po sa weather forecast. I will be staying here all by myself. Just in case you guys are curious kung strict pa ba. Hey guys, it's currently 5:18. Kanina pa dapat yung alarm ko. Kaso, hindi pa bumangon. Kasi ang aga pa. 6, andito na si Adrian. Siya kasi mag-added sa amin going to the airport. Yung flight namin is 9:30. And for some reason, sabi nila mama, dapat 3 hours daw, nando na. Kasi baka may mga requirements pa, additional requirements, ganun. So, ayaw namin na malate, ganun. Na-mention ko ba, hindi ako magdadala ng laptop. Papayat ako lang, kasi medyo proud ako, organized AF yung gamit ko. May charge. Then I also have a pouch here for the earrings that I'll be bringing. My makeup pouch. Hindi ko na iisa-isa. And then wallet. Tapos I brought with me dalawang shades. Yung isa, yung binili ko kahapon sa H&M. Yung isa, H&M din. Pero ito yung limited edition from the Giambattista something. Ayan na, cool. Dala din ako maraming mask. A card holder and ito yung kailangan ko. Yan, carry ko na lang din ata ito. Base po sa weather forecast. Beast na ako. So for my outfit, ito lang siya. Sobrang simple. Nahita niyo na to. Waiting for mom and papa kasi nagpresent pa ng health declaration first. Dito na kami sa hotel. Dito kami guys na check in sa dito ko. Diniview Hotel. Sobrang ganda ng room ng hotel na to. Nung papunta dito, sabi ko, shocks, ang layo sa ano, ang layo sa sentro, ang layo sa Station 2, ang layo sa yung mga pinupuntahan namin. Pero worth it yung room. Wait lang. Bibigyan ko kayo guys ng room tour. So I will be staying here all by myself. Grabe guys, dati sa extra bed lang ako, alam nyo yun. Then my own parang lounging area ako. And then TV. This is the CR. Common CR, ayan. Guys, ang ganda! Can I just say? Ito, may shower, toilet,
sink. Oh, tig-isa kami. Yung room ni Ditch. Ayan, may mirror dito. So, ito yung balcony ni Ditch. Ang ganda! That's why I chose this. Bed. Grabe, guys. Ang ganda. TV. So, kung mapapansin nyo, guys, two floors tong villa namin. And dito sa second floor, dito yung room namin ni Beach. Tapos, surprise, sorry, ang kalat. Pagbaba nyo, guys, ito na agad yung bubungad sa'yo, diba? May sala dito, and then my own kitchen. Ayan. Pwede ka dito, guys, magluto-luto. So, pag-breakfast, dito na lang din kami siguro kakain since malayo nga to sa restaurants, sa Station 1, Station 2, ganun. Tapos, may complimentary bread, fruits, and then water. Tapos, may ref with ito lahat to, complimentary. Ito naman, may bayad na ata tong mga drinks. And then, dito naman, you can open this here para may direct access ka na sa pool. Ayan. May sarili din kami, guys, na kainan dito. So, pag siguro breakfast, dito kami kakain. Tapos, parang may lounging area ulit dito. Kung mapapansin nyo, guys, it's raining! Ang sad naman ng weather. Pero at least hindi mainit. Ito, guys, naman yung master's bedroom. Wow! Maganda yung CR. Ito, guys, yung CR ng, whoa, CR ng master's bedroom. Ayan, ito yung toilet. Parang anytime masisilipan ka dito, ah. Joke lang. So, ito yung shower area. Ayan, umakyat na tayo sa aking magandang room. Someone's calling. Wait, parang natataya ako, guys. Just woke up, guys. Just woke up. Laptop. Okay, inaasar ako ni Teach kasi sabi ko, hindi ako magdadala ng laptop, ganun. Pero lowkey, nagsisisi na ako. Pero okay lang, sige lang. Yeah, enjoy ko to. Yeah, enjoy ko to. Peace and quiet. Kukunin ko muna, guys, yung mga gamit ko dito. Tataka kayo bakit wala kaming hand carry luggage tapos isang malaking maleta na. It's because parang nag-strict kasi ata yung Cebu Pacific regarding sa hand carry luggage. Like, dapat isang bag lang tapos maximum na yung 7 kilos. So, si mama kumuha siya ng 20 kilos. So, ito na yun. Tapos, nandito na lahat. Yung damit ni mama, damit ni papa, damit ko, and konting damit ni Dichi kasi naglagay din siya sa backpack niya. Natapos na ako magtaas ng gamit ko. And now, ang init. And now, aayusin ko yung mga damit ko sa shelf para organized. I'm done. Papakita ko sa inyo. Inorganize ko na yung mga damit ko dito. Medyo sobra, guys, yung nadala kong damit. Well, hindi nadala. Sobra talaga yung dinala ko. Just in case, kailangan ko na yung extra outfits. And then, dito naman, yung makeup pouch ko, yung pang-charge, camera charger, and everything. Mag-charge na ng power bank just in case malubat ako. Okay, so story time. Just in case you guys are curious kung ano na ba yung situation dito, like, strict pa ba? Ano may mga kailangan gawin para makapunta ka dito ng Bora? Simple lang yan, guys. Actually, before, medyo kinabahan pa kami kasi kami, guys, si Dichi, hindi lumalabas yung vaccination record namin sa VaxCert website. Akala namin, hindi kami makapunta dito kasi nga, wala kaming record. Kailangan ng VaxCert para magkaroon ka ng QR code na ilalagay mo dun sa health declaration form.
mo dito sa Bora. Tumawag kami sa Bora hotline, dito yung Bora tourist something, and sabi nila okay lang daw yun as long as may vaccination card ka and may contact details doon para ma-verify nila if you are really vaccinated or not. So ang ginawa namin, 2 days before the flight, nag-fill up na kami ng health declaration form sa Boracay tourist website. And dun sa website na yon, you have to upload your vaccination card, kung saan nakalagay yung first and second dose mo of vaccines, ID, then yung booking reservations mo dito, and yung round trip na flight mo. Sa airport naman, when you get there, first step mo dun is i-check nila yung documents mo, which is the vaccination card and your health declaration, kasi nga kailangan dito sa Bora. And then, magsa-self-check-in ka, and if you have a luggage, pupunta ka doon sa baggage drop na counter para doon mo iiwan yung bagahe mo. And that's it. Sobrang simple lang. Akala ko nga dati parang since ito yung first flight namin after almost 2 years, akala namin ang daming gagawin. Pero hindi naman talaga. Advice ko lang sa inyo is agahan nyo before your departure para hindi hassle. Kasi medyo marami yung tao sa airport kanina, guys, and mahaba-haba yung linya. Upon arrival here naman sa Boracay, they will check your health declaration form, yung QR code doon. After that, you're good to go. Okay guys, so kung napapansin nyo, medyo nag-fresh na pa ko. Well, hindi ko alam kung mukha akong fresh kasi naglagay lang ako ng eyeliner na hindi pantay. Kanina, struggle is real pa ako kasi magka-FaceTime kami ni Adrian. Tapos, wala akong mirror. So, isipin nyo, yung mirror ko lang is yung sarili ko dun sa video ko na maliit. Yun lang. Kasi itong camera, chinarge ko muna siya. Nagpalit din ako guys ng damit. Ayan. This black dress from Zara. It's currently 2:05 and dapat lalabas na kami kasi nga, di pa kami nagla-lunch. And kailangan namin mamili sa grocery. Tapos check ko rin if may SD card dun sa mall. Kasi if meron, bibili ako. Kasi guys, chinek ko rin ngayon, nasa 180 minutes na lang yung remaining. Eh, ayoko na kasi mag-delete kasi kailangan ko rin yung ibang photos na hindi ko pa na-transfer sa laptop ko. Yun lang naman guys, yung mini update ko. Oh, sino ka dyan? Lalabas na kami guys. And ito ang aking outfits. Well, dapat dress lang naman ito. Pero, you know, cover din pag may time. It's currently 2:27. There's the sun. Umuulan. Pero wala lang. Magmamaganda tayo ngayon. Ito guys, yung villa namin. Tawag dyan is boat villa. Ito yung pool dito guys. Kami yung may direct access. Like yung villa namin. Ito yung pool. And then may lounge area lang dito again. OMG! So nice. Hindi pa kami nagla-lunch. So maghahanap kami ng kainan. Ito nga lang guys yung cons dito. Malayo siya sa station 1, station 2, station 3. Sige. Magsa-stop muna ako mag-vlog dahil buhay ko yung nakasalalay. Tingnan nyo naman kung gaano ka-steep yung stairs. Mamaya na lang ulit, okay? A few inches later. Ang dami na nangyari, guys. Di mo nakita. Nandito pa rin kami. On the way to the beach. Kasi nakababa na kami mula sa kabundukan. Pero pababa pa rin kami hanggang ngayon. Nag-overthink ako na baka may ahas. Kailangan ko nang makaalis dito. Ito na siya. Pakita ko sa inyo. Ready na kayo. Ang ganda ng beach. Parang yung mga green lumot ba yan? Or seaweeds. Ang tawag dito guys is Dini Beach. Hindi pa to yung Station 1 Chervanes. So, nakita, andun na sila papa. Kami ni mama andito pa. Lalakad kami. Ilang minutes daw to ma? 10 to 20 minutes. So, ayun, nakaraos kami dun sa mga bato-batuhan. Kinakabahan ako habang sabi ko, baka mahulog ako dito. Sobrang liit lang guys ang daanan, as in. Pero maganda yung view, maganda mag-picture dito. Parang feeling ko kanina, nag-a-adventure. Pero tignan mo yung itsura ko. Guys, grabe, pagod ako. Nakita nyo yun, itong bundog na to. Galing kami dyan, as in yung ano pa talaga. Other side pa. Tapos wala pa rin kami, wala sa station 1 na kami, pero layo pa din. Layo pa rin sa civilization yun. Lahat kami guys, sa gardo na. So, magta-tricycle na kami mamaya.
Update lang, naglalahad pa rin kami. Actually, magpo 40 minutes na talaga na naglalahad kami. Tapos malayo pa, I swear. Pagod na po. Nakita niyo yun? Galing kami doon. Sa other side pa, base sa mga narinig kong usapan kanina, ito na ang first and last. Ito, tricycle na kami. Guys, bibili muna kami ng t-shirt or sando. Kasi grabe, pinagpawisan si Papa. Ako bibili na ako isang shirt para may pangbahay na ako dun. Tapos lang naman kumain and ngayon maghahanap kami ng grocery para bumili ng food for tomorrow since walang restaurant dun sa hotel namin. Sumakay na kami sa e-try going to our hotel. Kasi hindi na talaga naman kaya. Hindi na nga kang makapagliwaliw dyan sa labas kasi pagod na talaga. We'll call it the day. Yeah. Nag-grocery din kami. Ayan. Yung mga pinamili. Para tomorrow. Meron na kami kakainin. Kakarating lang sa hotel. Nakapagod guys. Alam niyo, sa totoo lang, nakakahinayang tong hotel kasi first and last na namin to. Ang ganda ng room, ang ganda ng accommodation to be honest, but ang layo, as in. Okay sana dito if like, gusto mo ng peace and quiet, walang maingay, gusto mo ng privacy and everything. Pero kasi kami, parang sanay kami dun sa may sentro, like dun sa may D-mall, yung maraming kainan. Dito, wala talaga. Tapos, super steep na super taas pa ng hotel namin. So, every time na magta-trike din kami, ang nakakatakot kasi ang taas na talaga, grabe, ang sad ng pa ako. Mag-1 hour kaming naglalahad para lang makarating sa D-mall from our hotel. Para na kami nag-exercise nun, well, okay din naman sana kung okay din yung daanan. Kung mapapansin nyo dun kanina sa clips ko, parang ano, naglalahad kami sa mga batuhan, which is dangerous for me. Pumunta kami ng grocery, nakabili ako na to. Tapos, bumili din ako ng soap and shampoo, conditioner. And then, nagpabili ako kay mama ng shirt. And also, yung pool pala, yung common pool, until 7 PM lang siya. So, magsuswim kami in a bit. Yan lang. Just hit me with those brown eyes. Wanna take a ride, wanna roll the dice. And I'm just another one of the nice guys. Open up your clouds to blue skies. It feels right. Hey guys, kakatapos lang namin mag-swim and magbabanlaw na. Used to get my hair done, used to have my nails long, used to wearing makeup every day. Used to rush to work and have no time for fun and spend half of my life on full high. I love you, 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 I love you.